Disgrasya rin sa trakang ang kinamatay ng dalawa at ginasugat ng halos 30 sa Mendez, Cavite. Gayon 2019, lumalabas sa 7 truck ang naaksidente kada araw sa buong bansa ayon sa PNP Highway Patrol Group. Saksi, si June Benarasyon. Rumaragas ang truck ang naghasik ng lagim sa sentro ng Mendez, Cavite, pasado alas 7 ng umaga. Nakaladkad pa ng ilang metro ang binagang jeep. Nagsisigawan na po yung mga yung mga pasahero. Tapos ayun po, bigla na pong tumawag yung jeep. Bago niyan, nahuli kam sa JP Rizal Street ang truck ng buhangin. Isang lalaki ang tumalo na tila may dalapang kalso. Pero hindi na yan umubra dahil ang truck, inararo na ang ilang sasakyan. Kabilang ang tricycle ni Tata Rehano Makapagong. Masalamat nga ako, bumangga sila sa kotse. Wala pa ako, tumbok noon. Mahal pa rin ako ng Panginoon. Isa pang tricycle ang tinumbok. Sa report ng munisipyo ng Mendez, nasa 9 na sasakyan ang inararo ng truck na ito. 28 ang nasaktan, 2 naman ang kumpirmadong nasawi. Hindi na muna pinangalanan ng pulisya ang 2 namatay. Kabilang sa mga naospital ang truck driver na si Romeo Sevilla. Nasabi ng mga investigador na walang daw ng preno ang kanyang truck. Titingnan po natin kung yung pong may-ari pa may pananagutan ba siya doon sa driver niya. Kailangan na natin sigurong balkan lagi yung usapin ng roadworthiness ng mga sasakyan natin. Ang driver naman ng truck na naaksidente kahapon sa Gapanueva, Ecija, umaming nakatulog. Dahil dyan, 3 buhay ang nakitil. Nakita ko na lang kung anong nakabangla na ako. Iinit ko ako naman sa kanila. Wala namang aksidenteng ginusto pero pwedeng maiwasan ang mga ganito. Kailangan inspeksyonin yung sasakyan. Titingnan nila yung mga kung nagba-function yung mga wiper, ilaw, brakes. Sa datos ng PNP Highway Patrol Group, mahigit 1,600 o halos 11% ng mga sasakyang na-aksidente mula Enero hanggang nitong Agosto, mga truck. Ibig sabihin, 7 truck ang na-aksidente kada araw sa buong bansa at isa sa kalimitang dahilan, overloading. Pero malaking bagay ding nasa kondisyon ang nagmamaneho. Importante na tama yung oras na tulog niya. Tapos huwag uminom, huwag drive. Sa huli, hindi pwedeng ipagsawalang bahala ang kaligtasan habang nasa lansangan, lalo't buhay ang nakasalalay. Sino magulang hindi masasaktan? Napakahirap. Napakahirap. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.